Para sa akin eh, sa carry eh. Medyo lamang yung nursing. Okay. Doon ko lang minabase eh. Doon ko lang minabase Actually, ma'am, feeling ko napaka-unreliable na basehan yun. Pero tama ka, sa early talaga, lamang yung Hinsun Shin kaysa sa akin eh. Parang hirap pa rin. But here we go, ladies and gentlemen, RPH versus Signal Ultra Game 1 of the Juicy Legends Grand Tournament Championship 2020 Q2. Eto na nga, paring Shinbu. Offlanes are real para dito sa side ng Signal Ultra. Men, kung pagbibigyan ako ng prediction dito, I think mas nabasa ng Signal Ultra. Parang mas nag-adjust yung Aura PH dito sa draft nila eh. On the last part eh. Kasi medyo napaisip sila doon siguro. Pero ang ganda kasi ng zone control ng Atlas, Valir. Oo, at meron ka pang Alice. Nasa galaw na rin siguro to ng Aura. For sure, kabisado nila to. Naunang mag-wave eh, ang Signal Ultra dito. Yes. Ibig sabihin, yes, mas mauunang priority dito sila. Kukontest ata ni Rafflesia. Sige, batayin natin ha. Yep. Ganun talaga. Init kaagad ni parang Rafflesia dito. Down for the show. Pero yung init niya, pinalamig kaagad. Relax ka lang. Signal Ultra gets the first blood dyan against Aura PH. Men, kitang-kita mo kaagad yung early level na ano eh, na next level place para dito sa champions eh. Alam niya eh, nauna sila sa minions, maglilito na yan. I will sacrifice myself. Unfortunately, natalo siya doon. Pero at least kahit papaano na secure nila yung sarili nilang purple. Sayang yung attempt ni Kuya Rafflesia on getting that little wanderer. Pero men, di ba? Iba eh. Medyo iba yung approach ng champion talaga. Laging ganun yung mindset talaga nila. I-even out every small thing that can be done here. Nakuha naman yung dash dito para kay Big Ben Sanity, mga kaibigan. Kiluwas onto the side. Of course, focus on this Uranus. Hindi pa kaulat ang Uranus dati na Jesus na maalam ka agad. Nakuha ka agad yung kill ni Hades dyan. There you go. This is the reason why maganda yung naging umpisa ng Signal. Nauna sila doon sa wave clear plus meron silang Lito Wanderer giving Hades the opportunity to get the levels early. Question, yes, Paul. Level 5. Hindi level 4. Level 5. Level 5 na. Meanwhile, yung kalaban niya dito na si Kuya JP kaka-level 4 pa lang yan. Yes, kaka-proc pa lang yan. So, ibig sabihin dito, mas may opportunity ang Signal Ultra again kumuha ng mga team fights. They have the Atlas Valir init lamig technique. Yeah. Pag nahuli ka ng frigid breath, easy kagad yung proc dito na bursting fireballs. Meanwhile, the top lane. Op. The top lane, let's see here. KLBJ running for his life. No swing here. The flicker completed by Ben Sanity. No! Fatal Link's available as that Atlas sits at level 3. Maghihintay pa siguro ng mga ultis itong side ng Aura PH. But the main problem is, kung may ulti man sila, Koy Shinbu, kakakita lang natin yung procs ng Mountain Shocker. It will negate them from doing these ambushes na gusto nilang kunin. Especially with the Parsa. Kaya kailangan siguro pag yung Aura PH dito, nakita sila, sugod na agad eh. Kasi pag yung amba nila natigil, pwedeng sila yung ambahan pabalik. Wala eh, vision yun na makuha mo kaagad eh. Isang bitaw lang talaga ng Mountain Shocker. Black Dragon form activated dito para KLBJ. Huli ang nagbubugra nga po dito na will be the Valier. And of course, another swing. KLBJ with the Dragon Tail focuses onto another fighter. But meanwhile, we get Chujin here focusing papunta kay JP. Nagtakas pa si JP na maalam si Chujin. And that's it. A total of a trade na 2-4-0 bawi ang Aura PH dito. Men, kakasabi lang natin pag nakita sila dire-diretso, bawal nang umatras. And si KLBJ, sabi niya, diretso pala. Ang layo nung nilakbay. Lalim ka eh. Para lang makakuha ng magandang trade. Sobrang risky no play na yon. Pero nakakuha ng konti ang Aura. Pero mas nag-risk din ang Signal Ultra on game 1 in the top lane. This time, naitabla pa nila, pare ko. Grabe naman yun. I get a feel na parang Aura PH ng the download games, oh, no? Oo nga. Grabe mang sundot ngayon. Ang taas ng risk na kinukuha nila. Sobrang taas ng mga risk na kinukuha nila despite this being a championship match. Although this is, kung yun talaga yung totoo na reason bakit ganito yung playstyle nila, when we say download game, they really try to be more risky to have a good read of how the enemy will respond, what are their strong points, what are their weak points. Kasi game 1 pa lang naman eh. And you can afford to lose the game 1 eh, di ba? Not on the game 2. But right now, kung tumuloy-tuloy itong risky place ng Aura PH and Signal Ultra is there to catch them off guard, this might snowball the Yishun Shin to something hindi na pwedeng ma-handle ng Aura PH. Parang ganito nga. Naku po, ang ganda ng huli dito ng side ng Signal Ultra onto that bush. Rafflesia again dying in the hands of Signal Ultra. Wala pang nagkakapatayan dito. Nagko-controlan pa lang ulit ng Shinbu ng mga buffs, mga coins, ng mga crab coins. But I think it's really gonna depend kung sino yung nananalo sa side lanes. Meanwhile, may napitas ata si Grid. Actually, si Imba DJ was dancing around with JP. Doon ako nagtataka kasi napakalalim ni Imba DJ doon without any backup. And yeah, Grid just used his feathered airstrike tagging Imba DJ for that, no?
So, kind of, ano po, gumagamble din yung signal ultra? Kasi gusto nilang i-negate pa din yung gargoyle take siguro ni JP. Napakabilis mga kaibigan, purification is complete at traceless pa yung layo. At ganun talaga kaganda yung traceless na yun. Kasi meron kang libreng dash, parang Shun po rin yan eh. Oh, yung ano, yung traceless dito mga tol. So that's it, ang hirap ulihin. Even with the flicker burn there, may roughly siya. Meron kang mini purify, no? Ayun na nga yung counter ko, pare. Init lamig. Pumasok dito yung Bursting Fireball plus yung Searing Torrent Mega Kill na ibigay mga Hades. Oh, Black Dragon form coming in. Pero papasok dito si paring Hades. Oh, Flicker normal. Yun ang bagong meta. Hindi pala. Oh, wala pala purification. Sorry, I misread that spell. It was a Flicker na available na pinakuha ka kill para kay JP dito. Na maalam na rin ang Farsa. Ganda ng skin. Tapos Gedli na lang din. Yung ating Tamos, Rhea that is. At kung Gedli talagang pag-uusapan yung Torre na wala na dyan onto the top lane side. Worked on by Hades. That was so smart for Signal Ultra, pare. Nag-attempt si Raflesha kanina onto the kill na dodge nung traceless mini purify. Alam nilang walang Way of the Dragon, walang any form of counter go, and then tsaka sila pumasok. Next level play once again for the Signal Ultra squad. Sabay control pa ng mga side lanes. Grabe yes, naman tol. Boy. Yes, tol. Hindi lang si Hades. Actually, rekta ka agad si paring Rhea doon sa may pinakababa just in case that the members of RPH would be allocating them in the top lane side. So, gets may push ka agad. At mukhang hindi natin nakapag-rotate na doon ng solid yung RPH. I think ito na yung punishment for RPH and I think hindi na to sinasadya ngayon kung sakali man ng RPH. But Signal Ultra now is clearly in control of this game. 5,000 on the gold lead. They have positioned themselves now for this turtle. This is smart and systematic once again from Signal Ultra and we know na ganito talaga sila maglaro. Macro after macro. Ngayon, Aura PH, men, hindi naman din bago sa atin yung ganitong pagka-delay ng lead ng Aura PH. They really know how to adjust kapag sila ang nalulugi. Yeah. And right now, men, papasok na tayo sa ating mid-game. Maghihintay na tayo dito ng turtle take. Nawasak na yung top lane ng dalawang side pero lamang pa rin yung Signal Ultra. So, men, paunahan pa rin ko, feeling ko eh. Paunahan ang data ng ulti eh. I also want to mention, tol, nakakiling spree si JP. That is an emblem directed towards the late game, no? Late game na yan. Talagang nga yan, late game na emblem, no? So, I do feel that Aura PH, try natin na maging aggressive sa early game. If not, we have a composition still slated for the late game. Ang late game lang. Yeah. They have a lot of they still have a lot of side lane pressure with Uranus on Kluwash. Not to mention, may Farsa rin sila for the wave play. Pero gara dito, Minjin. Oh, yun nga. Nilabas ang Black Dragon form dito. Pero monster kill kaming i-end para dito. Ay, parang hindi. Pero ngayon na yung Zutzot. Analysis back, guys. The carry, wala na yung carry para dito sa side ng Aura PH. At ayun na yung mga sundot ng arrows coming in from Hades. Signal Ultra clearly winning that one. Crazy skin. Crazy Phoenix. Oh, dali yung Phoenix mga kaibigan. And let's see here as the push is completed as well. Remember some Signal Ultra down for the mid lane inner. Kakaiba yung entrada at pasok ni Chujin doon. Sitting with a KDA of 3-1-1 para siyang si Gohan na kinamihan. Yun yung isang team, di ba? Oo, shout out kay GG Easy. Yan ang team ni GG Easy. Walang yata talaga si GG Easy kahit kailan. Hataw talaga, mga kaibigan. Tsaka itong Signal Ultra, mainit ang tarima nito eh. Pero gusto lang, design niya, pakainin ang paa. Chujin dito, biglang nawala. It's a shutdown na nakuha dyan. Ni parang DJ, ikot rin, sila imba DJ. At kahit kung nagrawa ng Hades dito, ang sakit. Hiniwa-hewa yung Dragon Bayan. That's it. Nag-retrain din 1-for-1 here. As the Yuzhong will fall in exchange for that Alice. Men, Yuzhong yun. Against a Yi Chun-Shin na 9-0-3. Meron na rin yung Demon Hunter Sword. Man, this is going to be hard, I think, para sa Aura PH. Kasi dalawa na yung pwedeng makill ng isang Yi Chun-Shin. Man, assassin slash marksman si Yi Chun-Shin. So kapag malambot ka, pwede ka i-assassinate. The carry right now, medyo tagilid. And si Kuya Greed, tagilid din. Kailangan nila mag-position na maayos dito. Man, Signal Ultra talagang threatening para dito sa ating defending champions. Tingnan mo, nagtatago na lang si Kuya Bensanity. Ito na yung point ng laro na matatakot na yung Aura PH lumabas. Kasi nakakakuha na ng mga libreng tago ng ganun yung signal eh. Ano to? Oo nga eh. And actually, ito na yung parang classic swing back ng Aura na napakabilis nila talaga mag-punish ng misposition. No? Yun lang. Kung mating good sa isang team na kahit gano'n pa kalamang, no?
Ngayon na nakakatuwa sa Orek. Walang psycho-psycho sa kanila na kahit behind sila. Naging super safe sila and not take the opportunities to really get a comeback. But that one, that is a clear signal. You really have to respect na the Pain Long Legend, especially if the KDA sits at 9-0-3 kanina. Ngayon, may dakilan the Atla and the Uranus, that's 10-0-3. Also, wanna mention ko, no, kung si JP may magandang gamers, itong Signal Ultra, balita ako, bumali bolto eh, di ba? Oo, may team sila, si Matam Rachel Ann. Fast pitch, Susan, ha? Bakbakan na muna tayo dito, parang man. JP here, deleted kagad na mabilis. Rachel Ann Dakis, let's see here. Rockflash has to walk away. Flicker din ang ginawa, pero flicker in ginawa ni Embe DJ. And that's the Nether Balls connected. First kill, miss on that execute kill. It doesn't matter. Ken BJ gets chased down here, maybe. Susan, and that's it. Legendary for the main funnel here of Signal. It seems like lamang-lamang na dito ang Signal Ultra, Kuya Shinbu. And like what you've said, sa tingin ko ang kailangan nang nila gawin dito is to be very careful. Wala na. Positioning. Kasi Aura is the team na ayaw mo talagang magkaroon ng kahit napakaliit na mistake. Kasi marunong sila mag-punish, no? Ginagawa ngayon ng Aura yung mga risky pick-ups. Tinatry nila, way down nila yung scale kung may damage ba sila. Pero mapalag-palag pa rin sila dito. Kasi they know that they can still put in damage because of their lineup. May execute sila dito, may sustain sila. But I think yung Signal Ultra kasi pare, yung pinag-usapan natin kanina na late game ang Aura. Para sa akin, late game din ang ano, yung Signal eh. Kasi Decision Stamps and Anis. But and not to mention, di ba, ano yan, sinabi ko nga, isang element ng pang-stall, pampatagal ng game, is the Uranus. But now the Uranus can be assassinated by the Yishun Shin easily. So here's the thing. Ba't iniiwan si Chujin dito? Tumarihan dahil si Chujin. Anyway, what will happen here, kanina nung sinabi kong wala na, when I say parang wala na, hindi naman nanalo yung Aura PH, pero hindi ka na, kung ikaw Aura PH, enough mistakes. Tama na yun. Like, next mistakes would cost them the game na. Sure game mo na yung Signal Ultra. Hinihintay ba nila yung ano? Hinihintay ba nila yung 12 minutes? Para sa 12 minutes? Yeah. Ibang klase, do? Alam na eh. Last 4 seconds! And there we go, ladies and gentlemen. The Lord is announced. Luminous Lord is now available for Signal Ultra. The best part about that one is because of the stall, no? Na kayang gawin ng heroes ngayon ng Aura PH. Nakapaka-importante nung Luminous Lord na yun, guys. Dragging the game and not translate, getting that Lord kaagad would reset the timer and move the timer further palayo sa Luminous Lord. You know what? Hindi nila kailangan ng Purple Lord. Ang kailangan nila Luminous Lord because Signal Ultra still sees that the most appropriate approach for this game is to finish it. Kailangan na pupusin. Men, yung ganong klase na ang tagal nyong hinintay yung Lord, ibig sabihin ganon kataas yung lead nyo. Ilang minuto yun? 2 minuto ata? Nanginignan lang nila yung Lord? Madadali pa nga si Chuzin sa totoo lang. Now there we go, there's gonna be the Luminous Lord charging through into the mid lane ng ating mapa, mga kaibigan. Hindi siya nagsacharge. Oo nga, hindi. Pero kasi ano pa rin yan eh, yan pa rin yung una eh. Kaya medyo parang malambot pa din. Pero alam mo yung mas mataas yung HP niyan eh. Pero still, it doesn't matter. Yun ako yung baits. Naikulang pa rin nila mga kaibigan. Fatal Leaks under. Para kay Rafflesia naman dito. Actually, si Reyes may pinakaharapan. That would be it. Forcing the flicker palayo dito sa ating Tamus. Humble dito. And of course, dead din ako bumula kay Ben Sanity. Humble kay Kiluwash para makapag-push din sa may bottom lane. As he knows that the only objective to protect in their base is that bottom lane inhibitor turret. Kasi may lumusot na artillery mate. So, yun na pa rin yung inhibitor. Basag pa rin. This is such a huge statement para sa side ng Signal Ultra. Kami talaga ang malupet. Aura PH kumakapit ngayon. We all know that this is not new for Team Aura PH. Pero men, parang sa lahat ng game na kinas ko ng Aura PH, ito ata yung parang alam na natin na kung sino ka agad yung may lead, no? Parang ganyan Signal Ultra right now, bursting through the HP of Aura PH, KLBJ, lumipad, And you know, even the dragon from the Black Dragon form, which cannot really attack na kundi manunulak lamang. Hindi niya na kaya i-withstand yung damage talaga ni paring Hades dito. Humble kay JP, mga kaibigan. And that's it. With one artillery minion, Signal Ultra pushes forward. They want to take championships. They want to say, hey, we are here, champions. And we are Signal Ultra. Wow! Wala na ako ibang masabi kundi wow, pare. Outclass, outsystem, Signal Ultra, Hades with a 13-0-7 score tol. Mukhang eto na nga ang statement ng Signal.